Hi guys, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng rose gamit ang satin. So, kung makikita nyo, ganito ang hitsura niya. At ang gamit ko po na ribbon ay 1 inch. Ikutin nyo lang ng ganyan. Tapos, ikutin nyo uli. Ikutin mo lang ng ikutin. Tapos, gamit ka ng tweezer. Pang-ikot. Para sa akin kasi, mas madali yung paggawa ng rose kapag may gamit akong tweezer. Paulit-ulit lang po ang process. Kung makikita nyo, dinidikitan ko po siya ng glue para makapit po siya at hindi po siya maghihiwalay. Tapos paulit-ulit lang po. Lagyan nyo po siya ng glue at iikot nyo po ulit. Paulit-ulit lang po ang process. Kailangan, lagi nyo po siyang lalagay ng glue para hindi po siya maghihiwalay kapag tapos nyo na po siyang gawin. Noong una, mahirap po siyang gawin. Pero kapag matagal nyo na po siyang ginagawa at nakakasanayan nyo na, napakadali na lang po niyang gawin at buuhin. Nakaka-excite pa po ang bawat binubuo nyong mga rose. Kung mapapansin nyo po sa video, sobra po akong nai-enjoy yung paggawa. Kung napapansin nyo po, napakadali na lang po niyang gawin. At makikita nyo po talaga na napakaganda po ng pagkakabuo niya. Kailangan lang po natin mag-ingat sa glue dahil yan po ay mainit at yan po ay kumukulo. Kung napapansin nyo, tinanggal ko na yung tweezer. Para sa akin kasi, mas madali na wala na yung tweezer. So ayan, mas madali na siyang binubuo. At malapit na rin po siyang matapos. Kapag alam nyo po kung ano ang sukat ng rose na tatapusin nyo, madali nyo lang po siyang matatansya. Dahil malapit na po siyang matapos, kailangan siguraduhin po natin na may glue po ang bawat paligid. Dahil yung mga paligid na yan, yan po ang magkakala sa huli. Kaya kung napapansin nyo, sobra ko po talaga siyang chinecheck ng maigi. Kasi yan po talagang kahinaan ng mga satin na yan. Yan ang mga pinakakumakalas kapag matagal na po silang ginawa. Kasi natutuyo po sila. Hindi po kasi natin maiiwasan na minsan nakakabili tayo ng mga glue stick na low quality or mas madaling matanggal ang pagkakadikit niya. So ayan guys, kung mapapansin nyo, tamang-tama na yung kanyang laki, pero dadagdagan ko pa siya ng konti. Kasi sa palagay ko, mas maganda po siya kapag pantay-pantay po ang laki nila. So ayan po, pinutol ko na po siya. Lalighterin ko po para hindi po siya maghimulmol. Dahil ang satin po, kapag hindi nyo po siya nilalighter, naghihimulmol po siya. Kaya ayan po, kung mapapansin nyo, pati yung ibabaw, nilalighter ko rin po. So, ayan na pong aking natapos. Thank you!